guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba ay maraming utang at gusto nyo na agaran kayo ay makabayad? Alam nyo po ba ang panawagan para mabilisan po kayo ay magkaroon ng pera? At kayo po ay kumbaga ito pong ating panawagan ito ay wala pang humpay. Maaaring lahat ng mga nais ninyo ang bilhin ay maaaring nyong mabili at kayo po ay makakabayad ng pagkakautang at maaaring kayo po ay makaipon pa sa mabilisang pananawagan dito. Ito po ay napakabisa at napaka-epektibong pamamaraan para po maibsa ng inyong kalungkutan dahil napakahirap po na ikaw ay walang pera. Nakakalungkot! Yan ang unang-una kapag ako ay... Parang feeling ko yung magkakasakit pag po wala akong pera. At ako ay malungkot at parang feeling ko wala akong gana dahil walang pera. Pero ang pinaka-vitamins ko ay pera. Kapag ikaw ako ay nagkaroon na ng pera, ay matik ako po ay sumisigla na. Kumbaga nagkakaroon ng lakas. Charot lang. Hindi. Dati-dati talagang sobra-sobra ang aking negatibong pag-iisip dahil nga po sa kahit konting ano, maliit na bagay. Pinalalaki ko po yan dahil nga wala akong pera. Tapos ang dami ko iniisip kasi ng mga problema na wala kaming ganito, walang ganyan, ayan. Kaya kumbaga yan yung pinaka worst na problema ko din. Tapos wala ka na nito, wala na kang pagkain, may maniningil pa sa inyo na talagang sobrang worst na pangyari na kung ako ay lulubog, ay kung may mapagtataguan ako, ay ako ay tatago na, magtatakas na ako. Dati-dati may nakapagturo sa akin ng ganyan, na dahil nga po ang dami sa akin naghahanap, sabi ako daw ay tumakas, ako daw ay pumunta sa ibang lugar, ay naku hindi. Alam niyo po bang ginawa ko? Hinarap ko sila at humingi ako ng pasensya. At pagkatapos sabi ko, pag ako okay na, babalik po ako at magbabayad. At yun nga po ay unti-unti kong binayaran hanggang sa maging okay na. Ngayon, ito po isi-share ko sa inyo para mapagaya kayo sa nangyari sa akin na ako po ay nakabayad na sa mga pagkakautang ko. At yun po ay nabibili ko pa ang gusto ko at the same time ay nakakaipon pa po ako. Ngayon, ito po ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan ng panawagan para kayo ay magtagumpay sa inyong buhay at mawala ang stress kasi nakaka-stress po yan, nakaka-depress, nakaka-stress. Lahat pong mga ganyan sitwasyon, lalo na sa usapin ng pera, kung wala ka, ay nako, masakit sa ulo. Ito po isa sa mga pinakamabisang pamamaraan para mabago ang takbo ng inyong pamumuhay. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb is at my head, said, get out and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. Kung kayo po ay may problemang kinaharap tungkol sa usapin ng pera, ay huwag kayong mag-alala, hindi po kayo nag-iisa. Charot! Marami po talaga ng problema po dyan at yan po'y pinagdaanan ko. Dahil nga po sa sobrang hirap ng buhay at hindi ko na alam kung paano po ako makakaahon sa paghihirap, ay ako po ay, ito naging sandigan ko. Dito ako nagkaroon ng malakas na fighting spirit at think positive na ako ay aasenso sa pamamagitan ng mga ritual na aking ginagawa. Nakagaya nga po na nabanggit ko nga po sa inyo, bata pa lang ako ay kung ano ng mga pinaggagawa kong mga ritual na hindi nalalaman sa amin, mga pasimple kong mga kahilingan at nagkakatotoo nga po ito. At yun nga po na tumutong naman ako ng mga 20 plus ay ang hinihingi ko ng kaya pala nagaganap po yun. Ang hinihingi ko na sa aking nanay na iregalo sa akin ay tarot card. Ayun nga po at tapos kung ano-ano mga stone, gano'n, sabi ng nanay, ba't ba'y kayo nahihilig sa mga ganyan? Basta at ako'y bilhan nyo ng ganyan at yan ang aking nais. Ayun, parang hanggang sa, kaya pala, naging gano'n ako ay dahil, eto pala ang aking magiging trabaho. Dahil nga po sa, kumbaga, sinishare ko sa inyo ang aking kaalaman. Kahit na hindi ako mag-bye-bye, dito na lamang, kumbaga, mapanood nyo ay okay na sa akin na ma-share ko ang aking kaalaman sa bawat araw na inyo pong kapalaran. Ngayon, basta ako din ng ganyan. Alam nyo po ba, paulit-ulit na dati-dati sobrang worst na ng aking buhay, lagi ako nagtatanong pag tulog na sila lahat,
na minsan nga po ay nagising ako ng alas 3 ng madaling araw, nagbubukas ako ng kandila at ako ay nagbabaraha. Sabi ng mister ko, anong ginagawa mo dyan? Sabi ko, basta ang lagi kong lagi-lagi sa sinasabi ng tarot card ay bright future soon ang naghihintay sa akin. Nainis ako noon, sabi ko noon, parang hindi naman tunay. Tapos lagi-laging ganun, tinatanong ko, kailan ba ako yayaman? Alagay doon, bright future soon ang darating sa inyo ay biglaan na lamang, sa iyo ay biglaan na lamang na darating ang swerte sa iyong buhay na hindi mo inaasahan. Yung lagi lumalabas sa tarot card. Naiinis po ako, ang lagi ko sinasabi, laging ganon, bakit naman ang tagal? Ganon, lagi ko sinasabi yun doon. Laging ganon ang lumalabas araw-araw. At dahil nga po, ito ay natupad. At nung ito'y natupad, ay talaga namang ura-urado kong ishinare po sa inyo yung aking mga kaalaman. At kaya, kung kayo dumadanas sa mga pagsubok at yun ang lagi lumalabas sa inyong kapalaran, ay huwag kayong maiinip. Time will come, darating po ang para sa inyo at yun po'y magugulat na lamang kayo sa mga magaganap. Ngayon, basta lagi ko pong, bago magsimula ang aking video, ay nais ko po sana na kayo po ay maging positibo sa inyong buhay. Kayo po ay kung may negative kayo naiisip, iwawaksin nyo, iwawaglit nyo po yan at huwag nyo i-welcome ang negative sa inyong isipan. At iwaksi ang mga poot or kabigatan ng inyong kalooban. Lagi nyo po tatandaan, kung mabigat ang inyong kalooban, ay mabigat din ang daloy ng swerte ng inyong buhay. Kaya kung gusto nyo ay swertein, aba, wala na kayong, kumbaga, hindi nyo na kailangan pag-isipan bago alisin yan. At syempre, lahat naman po tayo ay nagnanais, lalo-lalo na kung kayo po ay pamilyadong tao na at may mga anak kayo. Kung gusto nyo umasenso, alisin nyo po yan kasi meron tao na wala akong magagawa, ganito ako eh. Yun po ang kanilang pananaw. At kung halimbawang ganun at talagang hindi nyo kayang alisin ang inyong puot sa inyong kalooban, ay nasa inyo po yan. Basta para sa akin ay kasi marami na akong nasaksihan at hindi na ako magtuturo. Sa akin na lamang, nung ginawa ko yan, inalis ko sa aking isipan, sa aking puso. Ay, ang daming blessing na dumating po sa akin. Ayan. Ngayon, kung kayo po inaalis nyo na at kaya nyo alisin ang pot sa inyong kalooban, yung ba tipo na wala ng mga throwback-throwback na mga sobrang sakit or kaya sumbatan, wala nang ganyan, at kayo po ay, na kumbaga, pinagpaano nyo na sa mahal na Panginoon, hingi ng kapatawaran, at ganun din po yung kayo po ay walang negative na naiisip, aba, welcome kayo. At kayo po yung tipo na tao na handang gawin ang lahat para sa pamilya kahit yung mga sama ng loob na yung taong ito ay sobra-sobra ang mga ginawa sa inyo ay kaya nyong kalimutan alang-alang sa inyong pamilya. Kayo po yung tipo ng tao na handang gawin ang lahat, handang magpatawad, handang humingi ng pasensya para sa pamilya. Ngayon, welcome kayo at sinisigurado ko na kayo po ay aayos ang inyong pamumuhay at ganun din po. Mararamdaman nyo naman po yun eh. Yung parang dati-rati ay kayod kalabaw kayo pero sa wala't wala. Pero sa ngayon, kahit na kayo ay paisi-isi lang, pero hindi naman paisi-isi na hindi kayo papasok sa trabaho, hindi na kayo kakayod, hindi naman ganun. Kumbaga, kayo po yung tipo na mararamdaman nyo yung flow ng swerte, na parang ang gaan ng daloy ng swerte sa inyo. Ayan. Ngayon, ano po ang mga kailangan natin? Kailangan natin ng kape. Kahit po kape na powder or kaya ay coffee bean na ganito. Yan. Ako po kasi coffee lover, kaya bumili ako ng ganito at yung nasa likod pong yon, yung itim na yon, ito rin po yan. Coffee lover po kasi ako. At ito po ay naniniwala ako, meron din akong ganito sa aking bag. Naniniwala po ako na isa rin po ito sa naging dahilan kung bakit ako ay sinuswerte. Nilagay ko po siya sa isang ano at sinisinghot ko po ito. Kada parang feeling ko ako ay may stress, bukod sa lavender, itong kape ay nakakatanggal ng stress. O, ito po ating gagawin. Kumuha tayo ng isang shot glass at ilagay po ito ng konti lamang. Yan. Ito po ay panawagan para tayo ay magtagumpay sa ating buhay. Yung aroma po nito ay magdadala po sa inyo ng swerte. At ganun din po itong ating bigas. Ayan. Kasi ang bigas is kasaganahan. Talagang yan eh, kilalang-kilala na nagbibigay ng swerte. Ayan. At syempre, huwag mawawala ang dahon ng laurel at ganun din po ang cinnamon stick. Ayan, ganito po ang ating gagawin. Ayan, dagdagan pa po natin ng bigas. At kailangan natin ng piso. Ayan, huwag to.
So, ito yung aking magnet. Lagay po natin siya dito. Pagkatapos, ito yung ating cinnamon stick. Kumuha po tayo ng panulat. Sulat po natin dito ang ating tatlong beses ang tunay na pangalan at apelyido. Apple Pagyo. Apple Pagyo. Apple Pagyo. Tapos, yung nais nating maganap ngayong 2020 sa ating buhay. Kahit na hindi siya ganun kalinaw ang inyong pagkakasulat, pero ang importante, kayo nagsulat at alam ninyo na kung ano ang inyong mga sinulat. Magkaroon ako ng maraming pera, magtagumpay ako sa larangan ng aking tinatahak ngayon, lalo-lalo na sa akin, sa side ko, sa aking mga channels, at ganun din sa mga negosyong aking tinatahak. At lahat ng mga pangarap ko ay matupad. Magkaroon ako ng magandang bahay, magkaroon ako ng magarang sasakyan, at lahat ng mga bossing ko ay yumaman, magtagumpay ngayon 2020. At pagkatapos po niyan, kapag naisulat nila siya, isipit niyo po siya dito, yan, ganyan ang pinakapostura niyan. Yan. At syempre, itong ating daon ng laurel. Kahilingan na tayo po ay magtagumpay ngayon 2020 at lahat ng mga pangarap natin ay matupad. At ano pa ba? Kayo po ay magkaroon ng lahat ng mga nais ninyo na maganap sa inyo, na magkaroon kayo ng bahay, magkaroon kayo ng magarang sasakyan. At lahat ng mga pangarap po natin ay matupad ngayon 2020, magtagumpay at yumaman ngayon 2020. At pagkatapos ay itusok po natin dito. Yan, ganyan po postura niyan. At mainam na kayo po ay magsindi ng kandila. Ang isisindi niyo pong kandila, kung hindi orange, ay berde. Ayan, ito orange kasi sa akin, pwede rin po ang berde. Tapos dito po tayo sa may silangan ng 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Tapos mula sa inyong puso, humiling po kayo ng pagbabago ng inyong buhay at lapitan kayo ng swerte at mataboy na lahat ang mga negatibo sa inyong buhay at kayo po ay yumaman at magtagumpay ngayon 2020. Basta lahat na po ng mga nais ninyo maganap ngayon, ito todo-todo nyo na lahat ang inyong kahilingan. Sinasabi po nila na kung ano daw ating iniisip, kung ano ating sinasabi, yan po ay magaganap at yan po ay nasaksihan. Nasaksihan ko na naganap sa maraming mga kakilala ko na mga napayuhan, na mga pampaswerte at hindi na ako magtuturo sa akin na lamang. Pero syempre, may dumarating pa rin mga pagsubok sa buhay pero laban lang. Kumbaga, ganun talaga, ang dami nga po mga pagsubok na dumaan sa atin, ano pa yung mga pagsubok ngayon? Syempre, marami tayong mga lesson na mga pinagdaanan. Kumbaga, magiging lesson na muli kung ano man ang mga pagsubok na dumaraan at siyan po ay may mga magagandang dahilan kung bakit siyan po ay nagaganap. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Think positive po at kayang-kaya po natin lahat yan. Basta tayo eh habang may buhay, may pag-asa at huwag makakalimot tumawag sa mahal na Panginoon at gumawa po tayo ng ritual at lalo po tayo magpursigido. Kumbaga, lalo nating laksan ang ating loob dahil marami tayong pangontra. Marami tayong pampaswerte at tayo po ay nananalig sa mahal na Panginoon na pinakamabisang protection sa ating buhay. Yun lang po guys. Salamat po.